the red with the letters and music. Give it up for Marco Sison. Alright. Thank you so much for gracing the show. Thank you. Isang karangalan na makasama sa isang entablado. Ang loading-lodi natin. The living legend. Grabe, sobrang loading-lodi natin to. Okay. Sige, anong number ng My Love Will See You Through sa video? Okay. 0915. Mali, ako alam ko. Memorize siya talaga. Hindi ba iba-iba kada ano? Actually, merong ano eh. May nagturo lang sa akin. Ay, talagang dumating ang panahon na naging national anthem. Muntik na mapalitan ng lupang hinirang. Ng My Love Will See You Through. Ganon? Kasi lagi talagang inaawit. Pati lahat inaawit. At ang dami na rin gumawa ng mga revivals. Akala ko na-ban na yun. Hindi. Binaban daw nila yun eh. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Na-lift na yung ban. Eh kasi pagka may mga, di ba may mga host doon sa mga, ano yung tawag sa ganun? Mga comedy bars. Comedy ba bars. Yung first set nila, binabawal na kaagad nila yun eh. Doon po sa gusto kumanda ng My Love Will See You Through, hindi po pwede kasi ban po dito yun. Para lumilevel sa Frank Sinatra. Iba. Matindi. Sabi nila nagkakaroon doon ng casualties. Hindi naman. Para lahat yata ng may, no? My Way, My Love Will See You Through. Parang may. Oo, medyo delikado daw. Oo, kaya kabahan ka na, may. Hindi, joke lang. Anyway, Sir Marco, nakakagulantang lang, ano? Dahil after all these years, hindi po nagbabago yung boses niya talaga. Ano ba mga sikreto? Paano niyo namimaintain yung ganyang kagandang tinig? Na hinihiling ko, meron ako niyan. para sa akin pa, ano yan eh, ako simpleng, ano yan, yung background mo yun nung pinapalaki ka ng mga magulang mo. Simpleng buhay, hindi kasi ako uminom, 100%. Ayun. Wala talaga akong, vices. Pagsunog lalamunan, ganun. So, I guess, alaga talaga. Oh, I guess yun yung fruit ng... Na hindi ako natutong uminom. Yun. Hindi rin ako nagsisigarilyo. Yun. So, talagang iwas sa kahit anong vices. Hindi nga ako umiiwas eh. Actually, nag-aral ako eh. Pinag-aral ako uminom, pinag-aral ako magsigarilyo. May pag-aaral. Hindi ayaw siya talaga ng... You have to understand what your body needs. Kumbaga kung anong gusto na. So, kapag pangit ang result, mas sumakit ulo mo or something. Huwag mo nang gawin. Yun. Yung ginawa ayaw ko. Ng katawan mo. Ano siya? Na-kick out siya nung nag... Enjoy siya doon. Grabe ito, oo. Pero syempre, alam ko naman si Sir Marco, marami ng mga nakatrabahong mga iba't ibang mga artists. Tama. Pero marami rin ngayon ng mga bagong usbong. Marami rin ngayon na sumasali ng mga singing competitions. Yes. Sino ba sa mga artist ngayon ang parang sumusunod to sa yapak ng isang Marco Sison? Yan. Meron ba yung nakikinikinitang gano'n? Bukod sa akin, ako, sir. Ang napapansin ko, ngayon, yung, kasi, he's medyo bago, bende ba? Hindi na rin bago yun. Si Christian Bautista. Christian Bautista! Oh. Yes! Si Christian kasi, balladeer siya. Yes. Totoo lang. Kahit na anong kanta pwede sa kanya. Oo. So binabagayan ng boses niya yung kahit na anong klaseng kanta. Bira kasi si isang singer yung nakakakanta siya ng ibang kanta. Totoo. Ibang mga genre. At bumabagay. Oo nga. Naiintindihan ko si Sir Marco Ron. Kasi pag mamababa, hindi bagay sa akin. Ganun. Opo. Kaya kailangan medyo. Kailangan mataas. Opo. Mga pitch 5. Ganun. Ganun. May pitch 5 na lang. Pero ito, pag-usapan natin yung kanyang bagong brand, yung single na Buhay Ko'y Sa'yo. Which is na-play na natin sa Pinas FM 95.5. At na-mention nga ni Sir Marco na siya nga balladeer. Pero itong narinig natin, danceable to eh. Medyo... Hindi siya ballad eh. Nangangailangan lang ako ng may konting beat. Nakakatawa eh. Upbeat na siya eh. Hindi naman mawawala sa pagiging balladeer ko, kumbaga. At saka ako rin sumulat nito. Wow! Medyo matagal na to, pero... Ngayon nyo lang po nirelease. Oo, parang nilapatan lang siya ng bagong areglo. Areglo. Ganun ngayon lang na-release. Single yon under Polyist Records. Okay. Pwede po nilang i-download yon sa lahat ng... klase na digital format. Kwentuhan niyo po kami paano niyo po nabuo tong Buhay Ko'y Sa'yo. Ano ba inspirasyon? Kanino ano ba yung kwento sa likod nitong Buhay Ko'y Sa'yo? Hindi ko matandaan.
Ay, de, pero kung ito. Sobrang tagal na. Ito, ah. Hindi ko siya matanda. Hindi, ganito na lang. Huwag na natin alalahanin yan. Pero sa present, kanina nyo ba masasabing buhay ko'y sa'yo? Yan, sa kanina nyo ba inaalay yung kantang ito? If you take it literally kasi, buhay ko'y sa'yo, it's a love song. Yes. Diba? Yes. Eh, very positive na klaseng kanta. Tama. Pero pwede rin i-apply ko sa sarili ko na ang yung klase ng aking art, kumbaga, nilalaan ko na lang sa kanya. Tama. Oh, yung pagkanta ko, yung kung paano ko siya inilagaan, kung paano ko naging mahusay sa ganitong larangan. Parang ganon. Yes. Buhay ko'y sa'yo. Sa'yo ko lang ibibigay, ganon. Totoo. Puso ko at pagmamahal. Di ba, ganon yun. Totoo yan. Yes. Nakakatuwa, yes. No? Dahil ngayon, 2018, bro, mo, naglabas ng bagong atake ang Marco Sison. Sir, what is the reason o ano yung susi? Bakit hindi tayo humihinto sa pagsulat at paggawa pa ng mga kanta? Bakit lagi lang hit pa rin? Hmm. Simple lang. Gusto ko na kumanta ng bagong kanta. Pag gusto talaga, di ba? Kasi lahat ng kinakanta ko luma eh, di ba? Sinuwerte naman ako na naging classic yun, di ba? Correct. Natutuwa ako dun sa ganong support na kukuha ko. Pero syempre, as an artist, I just wanna sing a new song. Tama. It's as simple as that. Yun lang ang gusto ko. Tapos, yung kakaiba naman ng konti. Yon. Ito, so, very danceable. Mapapaindak ka talaga. Kanina ka, napapasayo ng gano'n na gano'n na siya, no? Si Apple. Iba yan, ibang sayo. Hindi pa gano'n. Kanina parang tita ko. Since parang bumabalik yung 80s sound, di ba? So, might as well, bumalik na lang ako sa gano'n. Magkaroon ng bagong kanta. At saka may panibagong challenge. Kumbaya, gano'n. Yun. Ayun. Pero ito gusto kong malaman na sa lahat ng mga henerasyon ng music, anong pinaka-paborito ninyo? At saan yung, anong masasabi nyo na parang itong taon na to yung pinaka-magaganda talaga yung tugtugan? Yan. OPM o ano? Hindi. Siguro sa pwede rin sa OPM. Sa original Filipino music, napakadami. Mm-hmm. Lalo nung nakikinig na ako sa Pinas Radio. Yan. So, ang dami palang magagandang bagong kanta, bagong artist. Kasi iba kasing stasyon, hindi naman nagpe-play ng gano'n. Dito ko naririnig yung mga hindi ko nadidinig na bago. So, mahirap pamili, pero meron akong isang artist na ako, I consider all his songs original Filipino music. Kasi half Filipino siya, half Puerto Rican. Ay, kilala ko Bruno to. Mars. Wow. Bruno Mars. Kasi para si Bruno sa akin, OPM OPM, yes. True. Para sa akin, ha. Oo. Mami niya is Filipina. Oo, Filipina talaga, mami niya. Siya naman ang nagsulat dun. Totoo. So, actually, may point. May point. May point, di ba? Tama. So, at saka yung mga kinakanta niya, yung mga compositions niya, tunog 70s tsaka 80s lahat yun. Pati yung kung paano siya mag-perform on stage, yung atake yun ng kanilang performances. Yun yung nabubuhay na musika na ano, wala na tsaka wala pa. Yan. Which is pinag-combine yan. Yung mga classic hits na yung vibe, di ba? Ngayon, isinasabuhay niya. Yun. Total, nabanggit niya na yung mga noon na mga OPM, yung mga kaganapan noon. Ano pong masasabi niyo sa OPM ngayon? Ang OPM ngayon, ang pagbabago lang sa tingin ko, yung lyrics, mas straightforward. Mm-hmm. Hindi tulad noon na parang matatalinhaga, metaphor. Parang tumutula. Sobrang lalalim, sobrang lalalim ng Tagalog. Mga ula, mga sikat ang araw. Yan. Dito ngayon, hindi masyado. Hindi siya masyado. Mm-hmm. Parang kung paano mo sinasabi sa mga, totoong buhay, diba? Ganun siya lumalabas sa lyrics. Aking iniirog, no? Diba? Ngayon, bebe ko. Diba? Ganun na. At sinasabi ng mga musikero na mas simple ngayon, mas simple yung chords. Mm-hmm. So, mas simpleng melody, mas True. Madaling tandaan. Mm-hmm. Yun, tapos yung atake ng pagkanta, iba rin. Iba rin ngayon, may pagka R&B. Mga kulot-kulot. Maraming kulot. May maraming kulot. Yung mga singers nung araw, like myself, kaya kong gawin yun. Pero may mga bagong singers ngayon na balladeer, pero kaya rin gumawa ng ganun. Tama. Yeah. Kasi mayroong matitindi yung vibrato eh, di ba? Mm-hmm. Yung iba silent mode eh, hindi naka-vibrate. Iba tidal wave. Oo, yung mga iba, di ba? Iba naman parang kambing lang.
Hindi dahil na yun sa auto-tune na yun, yung mga auto-tune. Boses kambing. Boses kambing talaga. May mga effects na yun, di ba? Yun nga, ngayon eh, no? Kahit hindi singer ngayon, pwede nang kumanta. Tama. Salamat sa auto-tune. Melodyne. Diba? May mga ganun. Pero, nung tayo na Sir Marco, walang ganun. Walang ganun. Unfair yun. Walang pag-edit. Tsaka totoo yun, kung paano mo sila narinig sa CD, di ba? Or sa tape. Ganon din, oo. Pag nilive mo, doon magkakasukatan eh, di ba? Yun! Grabe! Hindi ko napigilan ang sarili ko. Buti lang nakapatay yung microphone ko. Ako rin, napakanta rin ako doon sa gilid. Yes, mismo. At napakagandang awitin talaga nitong awitin ko. No? Walang kakupas-kupas. Gusto ko malaman, since marami na nagre-remake nito, kung merong magre-remake ngayon, sino kaya ang pipiliin nyo? Bibigyan nyo ng bas-bas. Yan. Bukod sa amin. Hindi, kasi yung composer nito eh. Ang composer nito ang merong right para... Pero sa inyo, diba? Sa boses nyo na kailangan sa likod to ng My Lovable Seer, Marco Sison na yan. Yes, sa boses nyo po, talaga ito po? Eh. Kayo to eh. Art, no, siyempre artist, diba? Yes. Si, ewan ko, hindi ko alam. Wala akong... Wala pa po kayong wala idea. Wala akong particular choice na... Pakinggan niyo po yung boses ko mamaya. Sige. Ngayon na, ba't pa yung parang magpapamamaya? Maya, nakakaya. Di pang TV. Pang live lang yun, Pero ito ha, yung naunang inaawit na Sir Marco. I'm sure buhay ko sa'yo. Ito ba, hindi ba ito magiging bahagi ng isang panibagong album mula sa inyo? Depende, sana maawa sila. Di tanghalikin nila yung kanta. Oo, tsaka masundan pa ng maraming kanta pa. Masundan pa ng maraming. Actually, gano'n naman ngayon eh, no? Magre-release ng single. Kasi nga, ayon din sa ibang mga artist, nasasayang kasi kung ilalagay mo na sa album, tapos yung ibang songs, di pinakikinggan. Hindi napapakinggan. Tapos yung isa lang yung pinakikinggan, di ba? At least, di ba, pag nirelease natin ang isa-isa, talagang mananamnam natin yung bawat salita. May tanong pa ako, isa na lang pa. Ano yun? Sa lahat po ng pinagkantahan nyo ng My Love Will See You Through, saan nyo po yung pinaka hindi nyo malilimutan na kinanta nyo siya ng live? Pinaka memorable. Sa isang concert sa ano, ang gandang tanong mo yan. Napareminis meron talaga. Years ago, meron akong pinuntahan somewhere in Mindanao na kailangan ko magkaroon ng security. Alam ko kung saan to. Tapos, medyo magulo pa yun noon yung lugar na yun. Pero ngayon, hindi na. Okay na. Sa sobrang, kasi napakaraming tao, nung kinanta ko yung My Love Will See You Through, maraming bumabaril sa taas. Exciting! Live effects! Actually, Mulan. hindi naman ako makapag-react kasi kumakanta ako. Totoo. Ang idinadasal ko lang, sana hindi para sa akin yung baril, di ba? Pagkatapos nun, syempre, tinanong ko backstage, bakit ganun? Anong meron? Kasi natutuwa lang sila. Grabe sila matuwa, ano? Nakatakot sila matuwa. Wow, may fireworks! Tumatuwa sila, kaya sila... Ayun. Yun talaga hindi ko siya makakalimutan. Sana iniisip ko kumakanta ako. Sana hindi sa akin pumunta yung bala. Sana medyo lumihis siya. Nasa likod ng konti naman yun. Pag tumama sa akin yun, napakalaking news nun. Diba? Yes, headline talaga yun. Hindi naman pala. Yun yung scenario dun sa lugar na yun na pag nakakatuwa, may... Ganon. Total, nabanggit nila. Yun yung sobrang natutuwang mga fans ni Sir Marco Sison. Sir, ano po yung message nyo sa mga fans nyo mula noon hanggang ngayon na walang sawang sumusuporta po sa lagi ko sinasabi yung pagkakatapos ng... Bago ko kantahin tong kantang to. Lagi ako nagpapasalamat sa kanila. Siyempre, yung bang bihira yung sabay kayong magkaedad ng audience mo, di ba? Bihirang-bihira yun, yung fans. Andyan pa rin yung suporta. Para sa akin, it's a relationship, no? It's a relationship between myself and the fans. Yes. Na nandiyan pa rin. Isang relasyon na hindi siya nasira all these years. At yun nga, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Kung sino man po kayo na hanggang ngayon ay
Sumusuporta. Sumusuporta po sa akin. Marami pong salamat. Yeah. Yes. Nagkaedad na po tayo, na iba na mga itsura natin, pero nandito pa rin tayo. Yun. Kaya may forever talaga sa music eh. May forever. Nakakakilig, di ba? At least may forever. Anyway, supportahan po natin ang Buhay Ko'y Sayo. Ang latest single ni Sir Marco Sison. Available po yan kayo sa lahat ng mga digital platforms. Mm-hmm. And of course, mapapakinggan nyo yan lagi sa Pinas FM 95.5. Hopefully, yan. May lobas na music video. Totoo yan. Oh, diba? At syempre, kung gusto nyo mapanood ng live si Sir Marco, sir, baka meron po kayong mga gigs and events na paparating. Ang natatandaan ko lang po, ito naka, actually naka-flash sa screen eh, pero baka may iba for pa. For next month, yan, July 21, July 28. I have some shows in August, pero... Pwede bang ma-share sa social media accounts, si Sir Marco? Yung inyong Facebook, Instagram, Twitter. Wala akong social media. Hindi, ganito na lang. Bisitahin niyo ang social media account ng Letters in Music. Dahil doon, pag ibinalita na sa atin ni Sir Marco ang lahat ng kanyang mga upcoming shows, i-post natin doon. Di ba? Yun, mismo. Kaya again, maraming salamat, sir. Maraming thank salamat you for gracing po the show. Thank you so much. Thank ang saya-saya, pinasaya ninyo ang hapon ng lahat ng ating mga ka-Letters in Music. Pero ito, bago po tayo magpaalam, kung kayo po gusto nyo maging DJ dito sa Letters in Music, just leave us a message sa aming Facebook page at malay nyo, mapasama na kayo sa Wave 2 ng mga VJs dito sa Letters in Music. At syempre pa, lagi po kayo maging updated sa mga happening sa ating programa. Just log on to our Facebook page, facebook.com/net25tv. Napareact si Sir Marco na talaga. Meron. Parang gusto kayo mag-VJ sa atin. For a change, di ba? VJ kasi naman. Kasi may mga anak ako na may hilig sa... Pwede! Ayan. Yan. Sakto! Tamang-tama. Tama. Naisip ko lang. Ayun pwede, na pwede, pwede. At pwede kayo magpadala ng email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com at mapapanood nyo din ang mga past episodes at segments ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Just subscribe sa aming YouTube channel, youtube.com/net25tv. At bukod pa dyan, Kuya Ikey, mapapanood nyo din kami at iba pang mga programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website www.net25.tv. At dahil dyan, maraming salamat sa muling pagsama nyo sa amin sa hapong ito. I'm sure naligayahan kayo sa episode natin, kaya naman patuloy lang kayong umabang. A bangers lagi sa lahat ng mga makakasama pa natin sa mga susunod pang araw. But for now, it's bye-bye time. Muli ako po si Apple 291 with 25. Alam kong susuporta kayo sa susunod na araw dahil advance tayong lahat mag-isip. Again, it has been your boy. My name is Ike. I'm 1 with 25. Thank you, Fubu and Death the Line. Follow, guys. Marcus Sison in the building. Thank you, sir. Marcus Sison. Yeah. Thank you for this, your hair.